At sa ibang balita, hindi raw magsosorry si Senator Tito Soto sa kabila ng hiling ng anak ni Yuma ang U.S. Senator Robert Kennedy kaugnay ng kinopya umuno niyang talumpati. Saksi si Jam Sisante. Ilan ang magiging makila sa pagbali ng kasaysayan? Bahagi ng kontrobersyal na talumpating ito ni Senador Tito Soto laban sa Reproductive Health Bill noong September 5, inalmahan ng mismong anak ni dating U.S. Senator at Civil Rights Activist Robert Kennedy. Sa liham na nakarating sa GMA News Online, sinabi ng anak ni Robert Kennedy na si Kerry Kennedy na malinaw raw na plagiarism ang ginawa ni Soto. Anya, wala raw ethical merit ang argumento ni Soto na kanya ang mga katagang nasa talumpati dahil isinari naman niya sa Tagalog mula sa Ingles ang Kennedy speech. Ang sulat na ito ni Kennedy, ikakabit sa reklamo laban kay Soto na iihahain sa Senate Ethics Committee bukas na makritiko niyang pinamumunuan ng ilang profesor mula sa ilang kilalang universidad. Isipin natin na senador ito, dapat siya ay maging huwaran. Hindi lang ng kabataan, kung hindi ng buong taong bayan. Kaya ang amin rin, kung ang isang taong ganitong kataas ay makakalusot sa isang bagay na hindi namin papayagang makalusot sa ordinaryong mamamayan, madadagdagan pa ang problema dahil rin dahil pang-aabuso na ng kapangyarihan. Aminado ang grupo na maka-RH bill sila, pero hindi raw pro o anti-RH ang issue rito. Ididikit din sa reklamo ang pahayag ng tatlong US blogger na kinopyahan din daw ni Soto ng material para sa ilang bahagi ng kanyang mga talumpati laban sa RH bill. Hindi raw muna magkokomento si Soto sa nilalaman ng sulat ni Kennedy o ng reklamong ihain sa kanya hanggat wala siyang nakukuhang opisyal na kopya. Hindi rin daw niya ibibigay ang paghingi ng tawad na hinihingi ni Kerry Kennedy para sa umunay pagnanakaw na intellectual property ng kanyang ama. For what? Ito palang official. Don't say a word. Because anong re-reactan mo? Eh baka invento lang yan ng mga aficionado ron na mga professional sa manipulator sa internet. Ay, matagal na. Matagal na. In my first speech pa lang. Rehash. Ano ba? Pinag-usapan na natin noong September yan. Kayo naman, no? You're being manipulated. Tinanong si Soto kung sino sa tingin niya ang nagmamaneobra para siraan siya. When we have the complete evidence, I'll let you know. Hinimok pa ni Soto ang kanyang mga kritiko na tingnan ng Article 6 ng Saligang Batas na nagsasabing hindi pwedeng papanagutin ng isang mambabatas para sa sinabi nito sa isang talumpati o debate sa loob ng Kongreso. Suportado ni Senate President Juan Ponce Enrile ang sinabing ito ni Soto. Galing ko raw yung speech ni Kennedy. Sabi ko, mabuti nga, tinagalog mo si Kennedy, tatagalogin ko rin si Socrates. It's not a question of arrogance of power. That's the immunity granted by the people. If you really respect the Constitution, then enforce that rule. Tiniyak naman ni Senate Ethics Committee Chairman Alan Peter Cayetano na magiging patas ang kanyang komite sa pagdinig sa ihahaing reklamo laban kay Soto. I can assure everyone of a fair hearing and dealing with all of these issues. On one hand, the Senate has to show that wala tayong kinikilingan at we're not above the law. On the other hand, we're a collegial body. So we have to balance the Ethics Committee with the schedule of all other hearings. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.